Masayang araw, mga ka-PL! Dalawa po pag-uusapan natin. Una, etong inamin ni BP Sara tungkol po sa kanyang pangalawang pangulo na baka noon pa lang simulat sa poll ng kanyang pag-upo bilang pangalawang pangulo, mga ka-PL, baka napapansin niya na ito. O kaya'y baka nararanasan niya na ho ito. Kaya ngayon, mga ka-PL, hindi na ho nakapagtimpi ang ating pangalawang pangulo at ito, inihayag niya na nga. Pangalawang pag-uusapan natin, itong tungkol naman po sa achievement ni Dayunyor. What? May achievement na si Dayunyor? Ha? Meron naman po. Kaso, nakakatawa. Parang tanga lang. Okay. Pero bago tayo magsimula, magkikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe, baka naman, at pakiclick na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload at huwag niyo pong kalimutan. Pakilike na rin po ang video. Maraming salamat, makikisuyo lang po. Unahin po natin, mga ka-PL, itong pag-amin ni BP Sara. Medyo malungkot po ito, mga kababayan. Kaya, para sa akin, mas kinakailangan nating mahalin, suportahan at tulungan ang ating pangalawang pangulo dahil po dito sa mga nararanasan at napansin niya na. Kaya nga siya, hindi na po nakapagtimpi. Okay? O ito po ang sabi ng ating pangalawang pangulo. Ipakita ko muna sa inyo. Ayan. Oh. BP Duterte. Nagiging mas matindi na ang mga paninira sa akin. Diba? Kaya ko nasabi kanina, mga ka-PL, na baka simulat sa poll na kanyang pag-upo bilang pangalawang pangulo, baka nararanasan niya na ho ito. Baka nararamdaman niya na po ito. Kaya niya nasabi na nagiging mas matindi ang mga paninira sa akin. Kung noon, may mga paninira na hindi pa ganun katindi. Pero ngayon, aba, mas tumitindi na ho, mga kababayan. At ito po ang kanyang dahilan. Oh, nagiging mas matindi, mapangahas, at desperado na ang mga paninira sa akin ngayon. Alam po namin yan, BP Sara. Hindi po namin tatantanan, ayan, ang mga taong naisumira sa iyo para mawala ka sa focus sa pagiging pangalawang pangulo na tunay na naglilingkod sa ating bayan at tumutulong na rin sa ating mga kababayan. Alam ho namin yan. Kaya nga nandito kami. Pinagtatanggol namin kayo. Ipinapakita namin lahat ng mga mabubuting gawa mo. O eto pa, bahagi ito ng isang organisadong demolition job, mga kababayan. Kita nyo na? Gusto siyang patalsikin sa kanyang pagkapangalawang pangulo, mga kababayan. Baka merong isang tao na gustong humalili sa kanyang posisyon na hindi kayang manalo sa pagkapangulo sa susunod na halalan 2028 na maaaring makabangga naman ng ating pangalawang pangulo. Kaya ang ginagawa dito sa ating pangalawang pangulo, mga ka-PL, ay patalsikin na lang. Kaya, mas tumitindi ang mga paninira sa kanya. Ito pa, sisiraan ako para pagdudahan. Tulad na lamang po nung 125 million pesos confidential fund, mga ka-PL, na
ipinalalabas po sa mga naninira sa ating pangalawang pangulo na di umano ibinulsa. Ayan, bakit sa 11 dias lamang naubos ito? Para sa akin, kung meron kang paglalaanan ng ganun kalaking pondo, kahit isang araw, ubos yan eh. Di ba? Kung meron ka ng proyekto na yung halagang yun para doon, ubos yan. Parang sa bahay lang, bibili ka ng isang sakong bigas. Binigyan ka ng nanay mo ng pambiling bigas, 2,000. Ubos ng isang oras. Wala pang isang oras kasi binili mo. Ang halaga ng isang sakong bigas ay 2,000. Kaya parang ganun lang yun. Napakasimple. Sinisira ho ang ating pangalawang pangulo doon sa 125 million confidential fund, mga ka-PL. Ulitin ko, sisiraan ako para pagdudahan, pahiyain at panghinaan ng loob. Ako po, BP Sara. Huwag po kayong papanghinaan ng loob. Marami pong naniniwala sa inyo. Kaming mga taga-Davao, hindi lang taga-Davao, lahat ng mga kababayan natin na naniniwala sa iyong galing pagdating sa pamumuno. Dihamak po, mahal na pangalawang pangulo, na mas marami ang naniniwala sa inyo kaysa sa mga naninira. At ipagtatanggol ka po naming mga maliliit lamang po na tinig dito po sa social media. Ito pa, nais nilang isuko ko ang aking sinumpaang tungkulin na magsilbi sa bayan. Kita nyo na, mga kababayan. Gusto talaga siyang paalisin para humalili itong isa. Sino yung tinutukoy ko? Kilala nyo na ho kung sino yan. Itong nagnanais di umano maging pangulo, pero alam niya sa sarili niya na hindi niya kayang ipanalo ang laban sa 2028 na makatapat ang ating pangalawang pangulo. Kaya ngayon pa lamang, mga kababayan, ay sinisira na ang ating pangalawang pangulo at gusto pa patalsikin sa pwesto. Hindi kami makakapayag niyan, BP Sara, na gawin nila yan sa iyo. Oras na ginawa nila yan, dila lang ang walang latay nila. Ito pa, tandaan po natin na ang mga paninirang ito ay nagkukubli sa mga personal na politikal na interes. Maliwanag, di ba? Yun sinabi ko kanina na merong isang tao na baka maging katunggali ng ating pangalawang pangulo sa 2028 na halalan, mga kababayan, hindi kayang manalo, kaya sinisira na siya. Ito pa. At ang mga ito ay hindi interes ng ating bayan, hindi interes ng Pilipinas. Kasi nga naman, ang nais ng ating pangalawang pangulo, mga ka-PL, ay tumulong sana sa ating pangulo na paunlarin ang ating bansa, makatikim man lang tayong mga pobre ng kahit papaanong maliit na kasaganahan dito na lamang sa mura na presyo ng mga bilihin, pero tila ang mismong pangulo ho, mga kababayan, hindi ho ito ginagawa. Kaya naintindihan po natin ang ginawa ng ating pangalawang pangulo na lumayo na lamang po sa poder nila. Binitiwan ang pagka-Dep Ed Secretary at ang pagka-Vice Chair ng NTF-LCAC. Mahal na pangalawang pangulo, hindi Sara Duterte. Nandito lang po ang taong bayan. Handang sumuporta, tumulong, at magmamahal sa iyo. At higit sa lahat, ipagtatanggol ka po namin tulad po namin mayroon pong mga maliliit lang laman po na tinig para maiparating po sa ating mga kababayan
ang mga magandang nagawa nyo po sa ating bayan at sa ating mga kababayan. Okay! O dito na ho tayo sa pangalawa, mga kabiel. Handa na ba kayong sumakit ang tiyan? Ha? Simple lang naman po ito. Maikli lang po itong babasahin ko, mga kapiel, pero maiintindihan nyo ho kaagad. O. Ayan. Basahin ko. Tumaas sa 2.11 million noong Mayo ngayong taon ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho mula sa 2.4 milyong Pilipino noong Abril. Isang buwan lang ang nakalipas. Ang tindi, ano? Ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, walang trabahong Pinoy umakyat sa 2.11 million noong Mayo. Samantalang noong Abril lamang, mga kababayan, ay nasa 2.4 lamang. Nyor. Anong nangyari sa bagong Pilipinas? Unang-una, bagong Pilipinas, mahal ang bigas. Mangutim-ngutim ang bigas. Ha? Pangalawa, bagong Pilipinas, maraming tambay. Ha? Ito ba yung ipinagmamalaki mong bagong Pilipinas, Nyor? Ha? Concert dito, concert doon. Tumigil ka nga sa pagta-travel mo. Pero ang concert, tila napapadalas na. Ha? Tumigil ka na sa pag-travel kasi alam mo mismo na wala kang napapala. Pag-aaksaya lang ng pera ng bayan. Ha? At siguro, baka nakikita mo na o naririnig mo na ang sigaw ng mga kababayan na ikaw eh si Ferdinand Magellan Marcos. Puro travel, wala namang napapala. Kita nyo na, mga kababayan. Hindi nila kayang ipagmalaki si Da Junior. Kaya ang ginagawa ho nila, sinisiraan na lamang ang ating pangalawang pangulo na may mabuting ginagawa para sa bayan at tumutulong po sa ating mga kababayan. Gusto pang alisin sa pwesto, palitan nitong si Bakulaw. Ha? Hindi kasi nila kayang ipagmalaki si Da Junior. Kaya ang tinitira ho nila ang ating mahal na pangalawang pangulo. Kaya mga kababayan, huwag ho nating tatantanan sa pagsuporta ang ating pangalawang pangulo. Tulungan po natin. Taliwas po sa ginagawa natin kay Da Junior. Hindi na natin sinusuportahan, binubuking pa natin yung katulad nitong achievement na palpak. Ayos! O, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.